Sa ngayon, nakapwesto na po Magnolia Hotshot sa tuktok ng standing, dahilan para makuha po nila ang isang pwesto sa quarterfinals, habang ang Barangay Ginebra, ang nagde-depensa ang Barangay Ginebra, nalaglag po yung kanilang kartada ngayon. Ha? Tutukan po natin yan. Si Carl Tamayo, pansin na pansin ng Korean sports media. Tignan po natin kung bakit. Ano nakikita ng KBL kay Carl? Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Matapos padapain ang San Miguel Beer na pansamantalang binakante ni Junmar Fajardo bunga ng kanyang injury, inunahan ng Magnolia Hotshots ang defending champion Ginebra San Miguel. Sa paanong paraan, inunahan ng grupo ni Coach Chito ang barkada ni Coach Tim Cohn. Ito po ang report ni Sir Benterado sa Spin. Si Tyler Bay ay nagtala ng 31 points at 21 rebounds nang makuha ng Hotshots ang kanilang ikapitong sunod na panalo na formal na nasungkit ang pwesto sa quarterfinals. 7-0 na po sila ngayon. Aminin man natin o hindi, malaki ang bentahe ng Magnolia sa ngayon. Una, hindi biro yung pitong sunod na panalo. Ikalawa, swerte po sila sa import. Isipin nyo, ang laki ng kinamada ni Tyler Bay. 31 points at 21 rebounds. Yung puntos, malaki na po yun eh. Pero yung 21 rebounds, iba na po yun. Mas matindi po yun. At isa yon sa mga dahilan kung bakit nila napadapa ang San Miguel Beer na lumaban ng sabayan kahit wala ang kanilang prize player na si Junmar Fajardo. At yun na nga, pasok na sila sa quarterfinals habang ang nagde-depensa ang Ginebra ay bumagsak sa kartadang 4-2 bunga ng pagkatalo sa Phoenix sa score na 82-77. Nito nagdaang Sabado po yan ha. Bagamat nanalo ang Magnolia at ang kinin ang isang pwesto sa quarterfinals, hindi maikakailang nahirapan pa rin sila sa San Miguel Beer. Ano ang naging pahayag ni Coach Chito sa issue? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Benterado sa Spin. Sinabi ko sa iyo, itong huling laro namin, hindi siya madaling laro para sa amin. Andyan man or wala, si Junmar Fajardo, laging mahirap ang laban dito sa San Miguel. Actually, nagtala na ang SMB ng dalawang sunod na talo matapos mabakante si Junmar Fajardo. Bunga po yan ang kanyang injury sa kaliwang kamay na nagdidikta sa kanya para manahimik ng 6 na linggo. Ang sakit nun ha, 6 na linggong wala ang star player ng SMB at ang resulta, ayun, bagsak po sila sa dalawang bakbakan. Sa panig ng Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero, uulitin po natin, swerte rin kasi po sila sa import na si Tyler Bay. Isa yan sa mga dahilan kung bakit maganda ang record nila ngayon, di ba? Pero syempre, kumakamada rin ang locals po nila. Andyan si Lapot na may 14 points, si Halalo na merong 11, si Mark Baroka kumamada po yun ng 10 points. Kitang-kita naman na tulong-tulong sila para maitakas po yung isang panalo. Matapos natin talakayin ang estado ng Magnolia at ang lagay ng defending champion Ginebra San Miguel, silipin naman natin ang lagay ng dating star player ng UP Maroons na si Carl Tamayo. Mainit po si Carl sa mata ng KBL or mainit si Carl Tamayo sa mata ng Korean sports media. Ano nga ba ang napapansin ng Korean sports media sa lagay ni Carl Tamayo sa Japan B-League? Ito po si Bake sa kanyang official Twitter or X account. Masaya pa bang namumuhay ang Philippine basketball prospect na si Carl Tamayo sa Japan B-League? Kung pumirma siya sa KBL club noong nakaraang season, magkakaroon pa rin siya ng magandang karera. Kasama ng tweet ni Bake, ang statistics ni Carl Tamayo na kung susuriin po natin, medyo disappointing, especially kung alam mong meron siyang ibubuga kung mabibigyan ng magandang exposure. Sa stats na naitala noong November 8, wala po siyang puntos at nagtala lang po siya ng 2 minutes and 47 seconds sa loob ng court. Noong November 11, meron po siyang 2 minutes and 44 seconds, pero hindi rin po siya nagtala ng score. Noong November 12, nagtala siya ng 3 points sa 5 minutes and 41 seconds na inilagi niya sa court. Noong December 2, 7:56 minutes po siya sa loob ng court pero wala pa rin po siyang score. At noong December 3, wala rin siyang puntos habang meron siyang 2 minutes and 38 seconds sa loob ng court. Obviously, hindi maganda yung stats na itinatala ni Carl Tamayo sa Japan, dahilan para sabihin ng Korean sports media na si Bake na posibleng may magandang nangyari kay Carl kung nakapirma siya ng kontrata dito sa KBL. Yung post ni Bake sa kanyang social media, noong December 3 pa po yan, akala natin kasi tapos na, pero meron pa po eh. Nitong December 11, muli po siyang nagpahayag tungkol kay Carl Tamayo. Ano nga ba ang latest niyang pasabog? Eto po muli si Bake sa kanyang official Twitter or X account. Ano ang nahukuha ni Carl Tamayo sa pananatili sa B-League? Kailangan niya maglaro sa isang liga kung saan maaari niyang i-stretch ang kanyang talento. So yan po yung latest na tanong ni Bake tungkol dito kay Carl Tamayo. At katulad po nung dati, kasama ng kanyang tanong, ang statistics na itinala ni Carl nitong nagdaang December 6,
Hindi siya nabigyan ng minuto dahilan para wala rin po siyang naitalang score. Noong December 9, meron siyang 2 minutes and 19 seconds pero wala pa rin po siyang score. At noong December 10, nagtala po siya ng malaking minuto. Meron po siyang 13 minutes and 47 seconds pero wala po siyang score. Kung pagbabasehan po natin ang stats na ipinakita ni Bake, hindi maganda nagiging takbo ng karera ni Carl Tamayo sa Japan. At tama po siya doon, ha, dapat mapunta si Carl sa isang liga na mailalabas niya ang kanyang talento. Yung hindi siya magbubutas ng bangko kung hindi kasama siya ng grupo para magtala ng isang panalo. Bago tumulak dito sa Japan B-League, gaano nga ba kalaki ang itinatalang statistics ni Carl Tamayo sa UAAP? Tignan po natin ang report ni Romel Fuertes Jr. ng Inquirer. Nag-average si Carl Tamayo ng 13.8 points at 7.7 rebounds kada laro sa UAAP Season 85. Nagtala din siya ng 13.1 points at 7.3 rebounds sa Season 84. So yan po yung mga stats na inilabas niya habang nandoon po siya sa UAAP. Bukod pa dyan ang kanya naging stint dito sa Gilas Pilipinas. Wala naman actually tayo sa position para manghinayang, di ba? Siguro masasabi lang natin, sinusulit lang ni Carl Tamayo yung kanyang kontrata. May score man siya or wala, bayad naman siya dun eh. At may panahon pa naman kung sakali, di ba? Bata pa naman siya eh. So maganda pa rin yung kanyang hinaharap kasi hindi naman matatapos ang kanyang karera sa Ryukyu Golden Kings. Matapos kasi kontrata niya dyan, tsak maghahanap siya ng isang liga na mabibigyan siya ng tamang atensyon para mailabas ang kanyang potential. So guys, maraming salamat.